Magandang araw sa inyo. It's another tutorial for Physics 1. At ang topic na tatalakayin natin ngayon ay impulse and momentum. So don't forget to like and subscribe the channel. So let us discuss first momentum. So ano bang ibig sabihin ng momentum? Ang definition ng momentum ay it is the measure of the quantity of motion in a body, or it is the product of its mass and velocity. Ang formula ng momentum ay P is equal sa mv, wherein ang small letter p mo ay momentum, ang mass ay m, at ang v ay velocity. Now, paano mo ba maiintindihan ng mas madali yung definition ng momentum? Simply, ang momentum ay mass in motion. That's what you call momentum. Okay? Parang kapag ang isang bagay na may bigat ay in motion, ang tawag mo doon ay momentum. Okay? So, let us say itong example na ito, merong sasakyan na kotse at saka truck. Sabi niya, truck has more momentum than the car because it is much heavier than the car. Yes, that is true. Let us say na may dalawang bola ka. Tapos, mas mabigat yung bolang isa kesa dun sa isang bola. Tapos, pagugulungin mo dun sa bundok, mas mabilis na dadausdos yung mas mabigat na bola kesa dun sa mas magaang na bola kasi mas mabigat siya. Okay? So, that's what you call momentum. Ang Tagalog ng momentum ay tulin. Okay? So, isa pang advice, huwag mong titignan yung formula na tatakbo lang dito na P is equal sa MV. Kasi maraming topic ang pwedeng pumasok dito, katulad ng kinematics. Kasi ano ba ang formula ng velocity sa kinematics? Diba? Distance, velocity is equal sa distance over time. Di pwede kang makabuo ng bagong formula na naman. Tapos, yung mass, nakita mo yung formula na yan sa Newton's law of motion, na ang formula ng F, okay, ay equal sa ma. So, ma. So, ibig sabihin, ang a ay equal sa force over m. Okay? So, ang hinahanap natin formula ay M, di ba? So, magiging force over the acceleration. Okay? So, F over A. So, pwede kong ipasok yun dito sa formula ng mass na yun. So, mag-iiba na naman yung formula ng momentum. So, ibig sabihin, kaya humihirap yung topic sa physics kasi magkakadugtong sila. Lahat pwede mong i-incorporate sa kanya. So, pag nag-aaral ka ng subject ng physics, dapat huwag ka lang mag-i-stay dun sa isang topic na yun kasi magkakonekta lahat yun. Lahat ng mga formula na nakikita mo na common dun sa isang topic, pwedeng pumasok dito sa topic na ito. Okay? So, that is just an advice para magwagi ka sa subject ng physics. Okay? Okay. Ngayon, i-drive naman natin ang unit ng momentum in SI MKS. Dapat, ang unit ng mass nakakilogram. At ang unit dapat ng velocity mo ay nakameter per second. So, ang resulting unit mo ay kilogram meter per second. So, this is the unit ng momentum mo in SI MKS. So, ang tatandaan mo, kapag isa dyan ay may maling unit, you have to convert it para mag-arrive ka sa unit na ito. Okay? So, now, i-derive naman natin ang unit ng momentum sa SI CGS. So, dapat ang unit ng mass mo nakagram at ang unit dapat ng velocity mo nakasentimeter per second. So, ang resulting unit mo ay magiging gram times centimeter per second. So, this is the unit para sa SI
CGS. Okay, i-derive naman natin ang unit ng momentum in British units. Okay? So, dapat, ang unit ng mass mo ay nakaslag at ang unit dapat ng velocity mo ay nakapit per second. So, ang resulting unit na lalabas sa'yo dun ay slag multiplied by feet per second. So, this is the unit in British units. Okay? Now, let us discuss what is impulse. Ang impulse, it is the product of the average value of a force with the time during which it acts. Furthermore, impulse is also equal to the change in momentum produced by the force at this time interval. So, the impulse is defined by the equation J is equal to F times delta T or F times the quantity of T sub 2 minus T sub 1 or J is equal to delta P or is equal to P sub 2 minus P sub 1 wherein ang J ay impulse, okay? Ang F ay average force, ang T ay time, ang T sub 1 ay initial time, ang T sub 2 ay final time, ang delta P ay change in momentum, at ang P sub 1 ay initial momentum at ang P sub 2 ay final momentum. Okay? So, paano ba maiintindihan ng mas madali ang definition ng impulse? Kapag nagbago ang direksyon ng momentum, that's what you call impulse. Okay? Parang dito sa example na ito, sa diagram na ito, may bola. Okay? Papunta dun sa may baseball player na yon. So, yung bola na yon, that is your initial momentum ng bola. Pagdating dito, nag-apply ng pwersa yung baseball player na yon para mapalo niya yung bola na yun at that instant of time. So, at that instant of time, yung momentum ng bola ay nagbago kasi nagbago ng direksyon nung nag-apply siya ng pwersa. So, nagkaroon ka na ngayon ng final momentum. Okay? Ang tawag mo dun, dahil nagbago yung direksyon ng bola mo, ang tawag mo dun ay impulse. And that is your letter J. Yun yung symbol para sa impulse. Okay? So, ganun din kanina sa sinabi ko sa inyo kanina na huwag mong titignan yung formula na dito lang tatakbo lahat. Kasi maraming formula ang pwedeng pumasok sa topic na ito. Katulad ng F, o pag nilagay mo yan sa Newton's law of motion, may MA ka. Dahil yun ang formula ng force. Let us say, pinasok natin sa uniform circular motion. O, di ang formula ng F mo magiging MB squared over R. So, may bagong formula ka na naman ulit. Kaya, yung mga bata, pag nag-aaral ng topic ng physics, nahihirapan. O kaya, may mga problem kayong sinasagutan na ito lang yung formulang ibinigay pero may mga ibang variable na ibinibigay dun sa problem na hindi mo alam kung paano mo i-incorporate dun sa formula. Yun pala, you have to derive the formula para makuha mo lang yung variable na hinahanap mo. Okay? So, that is just an advice. So, every time you read topics sa physics, lahat ng formula na common sa bawat topic, lahat yun pwedeng pumasok dito sa topic na ito. Okay? Now, let us derive the unit of impulse in SI MKS. So, dapat sa unang formula, derive natin yung unit ng impulse, dapat ang unit ng force ay naka-Newton at ang unit ng time ay naka-second. So, ang unit ng impulse ay Newton seconds. Okay? So, kung gagamitin naman natin yung pangalawang formula, ito, which is J is equal to change in momentum. Kanina, nung dinerive natin yung unit ng momentum, ito yung unit ng momentum sa SIMKS. So, i-derive natin siya para lumabas yung unit ng impulse. So, ito yung unit kanina, di ba, ng impulse. Yan. So, palalabasin natin yan na equal yan dapat sa Newton second. So, ang gagawin mo, imumultiply mo yan ng seconds over seconds.
Kasi, by default, seconds over seconds is equal to 1. O di, ganun din yung lalabas na unit. Babalik ka ulit sa original unit na kilogram meter per second. So, kaya lang natin siya imumultiply ng seconds over seconds para makakuha natin unit na Newton second. So, itong seconds na to, yan, yung nasa ilalim, imumultiply mo yan dito para ma-distribute siya doon. So, ang kalalabasan ng unit mo, kilogram meter per second squared times second. Pero, ang kilogram multiply by meter per second squared ay equal sa Newton. So, kaya lalabas na resulting unit mo ay Newton seconds. So, pareha sila doon. Okay? So, kaya kung titignan mo, ang impulse ay equal sa momentum. Parehas dapat sila ng unit kasi equal. Kaya siya magkaiba ng unit kasi para ma-identify mo. Kapag Newton seconds, impulse. Kapag nakaganito na nakilogram meter per second, alam mo na momentum yung given. Okay? Now, i-derive naman natin ang unit ng impulse sa SI CGS. Dapat ang unit ng force mo naka-dynes at ang unit ng time dapat naka-seconds. So, ang unit na lalabas sa iyo doon dapat ay dynes seconds. So, this is the unit ng impulse sa SI CGS. So, dun sa second formula, palalabasin din natin na dapat equal din yun sa dynes seconds. So, dun sa naunang previous slide, nakita nyo na ang unit ng momentum ay gram multiply by centimeter per second. So, imumultiply natin yun ng seconds over seconds para makabuo tayo ng bagong unit. So, itong seconds ulit na ito, imumultiply mo dun sa denominator dito sa kabila para maging seconds squared. So, ito yung kalalabasan na unit, which is gram multiplied by centimeter per second squared times seconds. So, ang gram multiplied by centimeter per second squared ay equal sa dynes. So, dynes times seconds ang matitira. So, equal ka pa rin dun sa unang formula mo. Okay? Okay? I-derive naman natin yung unit ng impulse in British units. So, dapat ang unit ng force naka-pounds at ang unit ng time dapat naka-seconds. So, ang unit na lalabas sa iyo ay pounds-seconds. So, dun sa pangalawang formula, dapat ang unit ng momentum mo ay slug feet per seconds. Okay? So, gagawin ulit natin, imumultiply natin ng seconds over seconds yun para makabuo tayo ng bagong unit. So, ito, i-distribute mo dun para maging second squared. So, ang kalalabasan niyan, slug feet per second squared times second. So, itong slug multiply by feet per second squared ay equal sa pounds. Kaya, ang resulting unit ay magiging pounds seconds. So, equal dito. Okay? Okay? Let's answer some problem regarding impulse and momentum. So, for problem number one, suppose you throw a ball with a mass of 0.4 kilogram against a brick wall. It hits the wall, moving horizontally to the left at 30 meter per second and rebounded horizontally to the right at 20 meter per second. So, sa letter A, find the impulse of the net force on the ball during its collision with the wall. So, sa letter B naman, if the ball is in contact with the wall for 0.01 seconds, find the average horizontal force that the wall exerts on the ball during the impact. So, ang given ay mass, which is 0.4 kilogram, initial velocity, that is negative 30 meter per seconds. Ang B sub 2 ay 20 meter per seconds. Ang time ay 0.01 seconds. So, we are required to find the impulse and the force. So, ganito yung problem. Kunyari, ito yung pader. Okay? Tapos, may bola daw.
na ang velocity daw nun ay papunta sa kaliwa. At yun yung initial velocity mo. Tapos, nung tumama na siya dun sa pader, yung bola na yun ay tumalbog papunta sa kanan. At yun naman yung velocity sub 2 mo. Okay? Now, tatandaan mo, minsan sa mga problem, may mga pampagulo dyan, hindi niya nilalagay yung sign. So, kailangan ilagay mo yung sign na yun para maging tama yung sagot mo. So, katulad nito, dahil ang velocity is a vector quantity, so, kailangan mo i-denote yung sign niya. So, katulad nito, ang velocity sa buwan mo, yung initial velocity ay papunta sa kaliwa. So, kaya kailangan mo siyang lagyan ng negative kasi in-assume natin sa Newton's law of motion na lahat ng object going to the left and going downward, negative. Tapos lahat naman ng object going to the right and going upward ay positive. So, kaya ang daladalang sign nung initial velocity mo ay negative kasi papunta siya sa kaliwa. So, nung tumalbog siya, papunta na siya sa kanan. Kaya ang velocity niya ay positive. Okay? Okay, sagutan natin yung problem number 1. So, para sa letter A, para makuha natin yung impulse na hinahanap, kasi ito yung formula ng impulse, yung final momentum minus initial momentum, dapat makompute muna natin yung initial momentum at saka final momentum. So, ang formula ng initial momentum ay P sub 1x is equal sa mb sub 1. Kaya lang natin nilagyan ng x yan kasi para lang sabihin na yung motion ng object ay nasa x-axis o horizontally. Okay? Pwede naman hindi mo na rin lagyan. Kaya lang natin nilalagyan ng x para ma-denote yung motion ng object kung pa-horizontal ba o pa-vertical. So, substituting the data, ang value ng mass ay 0.4 kilogram. At ang value naman ng B sub 1 mo ay negative 30 meter per second. So, ang initial momentum mo ay equal sa negative 12 kilogram meter per seconds. Now, computing naman natin yung final momentum. Ang formula ng final momentum ay P sub 2x is equal sa mb sub 2. So, substitute mo yung data na given. So, that will be 0.4 kilogram multiplied by 20 meter per second. So, ang final answer will be 8 kilogram multiplied by meter per second. So, dahil nakuha mo na yung initial at saka final momentum, pwede na natin gamitin yung formula ng impulse. That will be equal to J sub x equal to P sub 2x minus P sub 1x. So, substitute mo lang tong data na to. Yan. That will be 8 kilogram meter per second minus negative 12 kilogram meter per second. So, ang lalabas sa sagot sa'yo dyan ay 20 newton second. So, kaya siya nag-add up kasi diba negative multiply by negative ay positive. Kaya 8 plus 12. Kaya naging 20. Okay? Yan. So, nakuha na natin yung pinapahanap sa part A. So, hanapin naman natin yung pinapahanap sa part B, which is the force. So, kung babalikan mo yung formula ng impulse, nasa loob ng formula ng impulse, yung force na hinahanap mo, ito, yan yung formula niya, di ba? So, i-evaluate mo yan, i-divide both sides by delta T para makuha mo itong formula na to, which is F average force is equal sa J sub x over delta T. So, yung nakuha nating impulse dito, substitute mo lang, which is 20 newton seconds over the time, which is 0.01 seconds. So, ang lalabas sa sagot sa'yo dyan ay 2,000 newton. Okay? So, let us first discuss the law of conservation of momentum. Ano bang ibig sabihin ng law of conservation of momentum? Ang definition niya, the vector sum of external forces on a system is zero. So, the momentum of the system is constant. The law of conservation of momentum is defined by the equation P
is equal to P sub A plus P sub B plus P sub C plus P sub N is equal to 0. But, sabi natin, ang formula ng momentum ay MB, kaya pwede natin i-rewrite yung formula na ito sa pangalawang formula, which is P is equal to M sub A, B sub A, plus M sub B, B sub B, plus M sub C, B sub C, plus M sub N, B sub N is equal to 0. Now, depende yan kung gaano karami. Depende dun sa number of objects involved dun sa kinocompute mo. So, let us say, kung tatlo lang sila, so tatlo lang dapat yung momentum nun. Okay? So, paano ba maiintindihan ko anong ibig sabihin ng conservation of momentum? So, let us say, itong example na ito, may dalawang babae na busy sa mga cellphone nila. So, naglalakad silang dalawa hanggang nagkabanggaan sila. Okay? Paano nakukonserve ang momentum? Kasi, yung initial momentum ng dalawang babae na yon ay equal dun sa momentum nila pagtapos nilang magbanggaan. Kaya, nakukonserve yung momentum kasi equal lang sila. Okay? So, yung derivation ng unit na gagamitin mo para sa conservation of momentum ay na-derive na natin kanina sa topic ng impulse and momentum. So, sa SIMKS, ang unit dapat ng momentum mo ay nakakilogram meter per seconds. Tapos sa SICGS, dapat ang unit ng momentum mo nakagram centimeter per second. At in British units, dapat ang unit ng momentum mo ay naka slug feet per seconds. Okay? So, para maintindihan mo kung paano ginagamit yung formula ng law of conservation of momentum, sagutan natin itong unang problem na ito. So, problem number one, a man holds a rifle of mass 3 kilogram loosely in his hand, so as to let it recoil freely when fired. He fires a bullet of mass 5 gram horizontally with a velocity relative to the ground of 300 meter per second. So what is the recoil velocity of the rifle? So yun yung hinahanap mo, yung recoil velocity. So ang given ay mass ng rifle, which is 3 kilogram. Okay? Tapos mass ng bullet ay 5 gram. At ang velocity naman ng bullet ay 300 meter per second. So we are required na hanapin yung velocity ng rifle. Yun yung recoil velocity na hinahanap natin. Okay, sagutan natin yung problem. Kung mapapansin mo, may isang unit na mali. Ito, yan, yung gram. Kasi tama yung unit ng kilogram, meter per second, naka-SIMKS siya, pero yung isa naka-CGS. So, kailangan i-convert muna natin yung 5 gram na yan sa kilogram. Okay? So, yung mass ng bullet ay equal sa 5 gram. So, imumultiply natin sa 1 kilogram over 1,000 gram. Kasi, ang isang kilogram ay equal sa 1,000 gram. So, makakancel yung gram na yan. So, ang lalabas na sagot sa iyo dyan ay 5 times 10 to the negative 3 kilogram. Okay? So, balik tayo dun sa law of conservation of momentum. So, gagamitin natin yung formula niya. So, yung total momentum ay equal sa momentum ng bullet at saka momentum ng rifle. At lahat yon ay equal sa 0. So, kaya dalawa lang sila kasi dalawa lang yung object na involved, which is the rifle and the bullet. Now, ang momentum ng bullet ay equal sa mass ng bullet times the velocity ng bullet plus mass ng rifle times velocity ng rifle, which is equal sa 0. So, itong equation na to, yan, ililipat mo yan dun sa kabila. Okay?
So, ang kalalabasan niyan, magiging mass ng rifle times velocity ng rifle is equal to negative mass ng bullet times velocity ng bullet. So, ang hinahanap natin ay velocity ng rifle. So, we divide both sides by mass ng rifle. So, ang kalalabasan na unit nun ay ito. So, velocity ng rifle is equal sa negative ng mass ng bullet times velocity ng bullet over mass ng rifle. So, substitute natin yung mga given data. Ang lalabas na data sa iyo dyan ay 5 times 10 to the negative 3 kilogram times 300 meter per seconds over 3 kilogram. So, ang final answer na lalabas sa iyo dyan ay velocity ng rifle is equal to negative 0.5 meter per seconds. Okay? So, tama lang yun na dapat yung sign ay negative. Kasi, kunyari, ito yung barrel. Okay? Tapos, ito yung bala. Okay? Yan. Papunta dun yung bala. Di ang recoil velocity mo, papunta dito sa kabilang side. Kasi tatalbog yung barrel. So, kaya negative side. Kaya negative. Okay? So, kaya siya negative. Katulad nito, papuntang kanan itong drawing ko. So, parang inassume niya na ito yung barrel, kunyari. Tapos, yung bala mo papunta sa kanan. So, ibig sabihin, ang recoil velocity nung baril mo ay papunta sa kaliwa. Kaya negative sign yun. Okay? So, clear all. Now, discuss naman natin ang collision. Ano ba ang collision? Ang definition niya ay, it is the meeting of particles or bodies in which each exerts a force upon the other, causing the exchange of energy or momentum. There are two types of collision, that is, elastic and inelastic. Okay? So, ano ba ang Tagalog ng collision? Nagbanggaan. Okay? Nag-collide. So, that's what you call collision. So, there are two types ng collision. Ito nga yun, elastic at saka inelastic. Yan yung tatalakayin natin ngayon. Okay? Let us discuss first the elastic collision. Ang definition ng elastic collision ay, it is a collision between bodies where the kinetic energy is conserved. Hence, the bodies behave like perfectly elastic springs and absorbing and releasing the same energy during impact. So, para mas maintindihan mo na mas madali kung anong elastic collision, nag-collide yung dalawang object, okay? Nagbanggaan yung dalawang object, tapos pagtapos nilang magbanggaan, naghiwalay sila. So, ang tawag mo dun sa phenomenon na yun ay elastic collision. Basta lahat ng object na nagbabanggaan tapos naghihiwalay, ang tawag mo doon ay elastic collision. Okay? So, the formula for elastic collision is ito. B sub B2 minus B sub A2 is equal sa negative B sub B1 minus B sub A1. So, lahat ng may subscript na 1, lahat yun puro mga initial velocity. Lahat naman ng may subscript na 2, lahat naman yun ay final velocity. So, let us say na may dalawang sasakyan. So, magkaharap sila ng direksyon. So, ang daladalang initial velocity ng car A ay B sub A1. At ang daladala namang velocity na initial velocity ng B ay B sub B1. Okay? So, pagtapos nun, nagbanggaan sila. Naghiwalay. So, ang direksyon ng sasakyan na to papunta dito. Tapos, ito naman papunta dun sa may kanan. So, ang tawag mo dun sa velocity after the collision nung car B, bubi, B, B sub 2. Tapos, yung after collision velocity naman ng car A magiging B sub A2. So, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na para maging elastic collision siya, dapat pag nagbanggaan sila, pagtapos nila magbanggaan, dapat maghiwalay sila. So, yun yung elastic.
So mamaya makikita niyo kung paano sinosolve yung mga problem regarding this topic. Okay? Now, let us discuss naman yung inelastic collision. Ano ba ang definition ng inelastic collision? It is a collision in which part of the kinetic energy is changed to some other form of energy. In an elastic collision, the linear momentum is conserved but the kinetic energy is not maintained. Hence, at the point of impact, the bodies may permanently deform, resulting in energy loss. So, paano mo ba maiintindihan ng mas madali ang definition ng inelastic collision? Ganito lang yan. Kapag may dalawang object ay, at yung dalawang object na yun ay nagbanggaan, tapos pagkatapos nila magbanggaan, hindi sila naghiwalay, nagdikit sila, ang tawag mo dun sa collision na yun ay inelastic. Okay? So, every time na may mga object na nagbabanggaan tapos hindi naghiwalay, ang tawag mo dun sa phenomenon na yun ay inelastic collision. Okay? Okay? So, ito yung formula na ginagamit sa inelastic collision. So, MA times ng B sub A1 plus MB times B sub B1 is equal to quantity M sub A plus M sub B multiplied by B. Okay? So, lahat ng may 1, puro mga initial velocity yon. At yung B, that is the final velocity. Kasi, kaya wala siyang subscript, kasi isa na lang ang velocity nila pagtapos nila magbanggaan. Kasi, diba, sinabi sa definition kanina, lahat ng object pag bago magbanggaan tapos pagtaas na magbanggaan hindi sila naghiwalay, isa na lang ang velocity nun kasi magkasama silang dalawa. Okay? So, lahat ng B sub A1 at B sub B1, ang tawag mo dun ay initial velocity. So, yung MA at saka M sub B ay mass at yung B ay final velocity. Okay? Parang dito sa diagram. So, may car A, may dala-dala siyang initial velocity na B sub A1 na papunta dito sa kanan. Tapos, si car B naman, ang initial velocity ay BB sub BB1. So, that is the before collision. So, pagtapos nilang magbanggaan, hindi sila naghiwalay. Kaya, isa na lang ang velocity nun. Okay? Okay? Ang tatalakay naman natin ngayon ay coefficient of restitution na ang symbol ay small letter e. Ano ba ang definition ng coefficient of restitution? Sabi niya, the coefficient of restitution is defined as the ratio of the final velocity to the initial velocity between two objects after their collision. It is also the measure of how much kinetic energy remains after the collision of two bodies. Its value ranges from 0 to 1. If it is on the higher side or close to 1, it means that very little kinetic energy is lost during the collision. So, while if the value is low, it means that a large amount of kinetic energy is converted into heat or otherwise absorbed through deformation. So, ang formula ng coefficient of restitution is E is equal to relative velocity after collision over relative velocity before collision. Okay? Or that is equal to square root of kinetic energy after collision over kinetic energy before collision. Usually, itong coefficient of restitution na ito, makikita mo lagi sa mga engineering science books. Okay? Pero sa physics, minsan mo lang to makikita sa mga problem. Itong coefficient of restitution na ito, siya ay nagde-define kung anong klaseng collision nung dalawang object ang kalalabasan. Kung elastic ba siya or inelastic. So, ang value nito dapat maglalaro lang sa 0 to 1. Okay? So, ibig sabihin kapag mas mataas ang value nakuha mo dun, mali yung kinocompute mo. Kasi dapat maglalaro lang yung sagot mo from 0 to 1. Okay? At ang
coefficient of restitution, walang unit. Okay? Tatandaan nyo yun. Ang coefficient of restitution ay walang unit. Okay, ito yung formula ng coefficient of restitution sa bawat collision. So, let us say, elastic collision. Yan. So, kapag ang initial velocity ng object A ay mas malaki kaysa sa initial velocity ng object B, ito yung formula na gagamitin mo. Okay? E is equal sa B sub 2 minus B sub A2 over B sub A1 minus BB1. Now, kapag naman yung initial velocity ng object B ay mas malaki sa initial velocity ng object A, ito yung formula na gagamitin mo. So, ang E is equal sa BB2 minus BA2 over BB1 minus BA1. Okay? Lagi mong tatandaan, kapag ang E ay equal sa 1, okay? Lagi yun elastic collision. Okay? Yun yung palatandaan doon. So, kapag nakakuha ka ng sagot na 1 sa E, alam mo na yung collision na yun ay elastic. Okay? So, dun tayo sa may inelastic collision. So, kapag naman ang initial velocity ng object A mo ay greater than sa initial velocity ng object B, ang formulang gagamitin mo ay ito. Okay? So, E is equal to final velocity over B sub A1 minus B1. Now, kapag naman ang initial velocity ng object B ay mas malaki kaysa sa B sub A1 mo, ito yung formula na gagamitin mo. So, ang E is equal sa B over BB sub, BB1 minus BA1. Okay? So, in this part, kapag ang E mo ay equal sa 0, it only means na yung collision na yan ay inelastic. Okay? So, yun lang yung tatandaan mo dito, na kapag ang E ay equal sa 1, elastic. Kapag ang E mo ay equal sa 0, that is inelastic. Okay? Okay. Sagutan natin yung isang problem tungkol sa elastic collision. So, for problem number 1, ang tanong ay, for the figure shown below, what are the velocities of A and B after the collision if the collision is elastic? Okay? So, ang given, B sub A1 sa diagram na yan, which is 2 meter per seconds. Okay? Yan. Ang initial velocity naman ng ball B is negative 2 meter per second. Mass ng A ay 0.5 kilogram at ang mass ng B ay 0.3 kilogram. So, ang required na pinapahanap sa atin ay yung mga final velocity ng A at saka ng B. Okay? So, dito sa diagram, okay, ito yung bigat ng ball A, tapos ito yung bigat ng ball B. Pareha sila na in motion. Yung ball A mo papuntang kanan, tapos ang ball B mo papuntang kaliwa. So, kaya siya positive kasi yung bola papuntang kanan. Tapos, yung bola naman na B ay papuntang kaliwa, kaya ang sign ng velocity ay negative. Now, pag nagbanggaan na sila, automatic na ang final velocity ng B papuntang kanan. Tapos, ang final velocity naman ng A mo ay papuntang kaliwa. So, dapat, ang makuha kong sagot sa final velocity ng B ay positive. At ang makuha ko dapat na sagot na final velocity ng A dapat ay negative. Okay? So, yun yung clue na ibinibigay sa atin para kapag kinumpute natin, malalaman natin kung tama ba yung solution na ginagawa natin. Okay? So, sagutan natin yung problem number 1. So, since elastic collision siya, so gagamitin natin yung elastic collision formula. That is, BB2 minus BA2 is equal sa negative quantity BB1 minus BA1. So, substitute natin yung given data kanina. So, that will be BB2 minus BA2 is equal to
negative multiplied by the quantity negative 2 meter per second minus 2 meter per second. So, ang lalabas sa sagot sa'yo dyan ay BB2 minus BA2 is equals to 4. Now, i-transpose natin itong B sub A2 sa kabilang side para maging BB2 is equals to 4 plus BA2. So, ito, that will be our equation 1. Okay? Ngayon, ang problema, we have two unknowns na hinahanap. Yun yung final velocity ng A at saka final velocity ng B. Ang problema, isang equation lang yung nakukuha natin. Eh, sabi sa algebra, the number of equation should be equal to the number of unknowns. So, makukuha natin yung pangalawang formula kapag ginamit natin yung law of conservation of momentum. So, ang formula ay P is equal sa PA plus PB. Kaya dalawa lang sila kasi dalawa lang naman yung object, that is ball A at saka ball B. So, MA, okay, times B sub A2 minus B sub A1. So, dahil ang formula ng momentum ay mass times the velocity. So, kaya dalawa yung velocity mo dito kasi kailangan kasama yung initial velocity bago sila magbanggaan at saka yung final velocity nung A pagkatapos nilang magbanggaan. Okay? So, plus M sub B times BB2 minus BB1 is equal to 0. Okay? So, i-evaluate mo, i-distribute mo yung MA na yan sa bawat quantity na yon. So, ang kalalabasang equation niya magiging MA times BA2 minus MA BA1 plus MB BB2 minus MB BB1 is equal to 0. Okay? Yan. Now, lahat ng negative sign na mga may initial velocity, ilipat mo sa kabilang side. So, ito yung kalalabasang equation niya. So, magiging MA BA1 plus MB BB1 is equal sa MA BA2 plus MB BB2. So, substitute na ngayon natin yung data na given. So, that will be 0.5 kilogram multiplied by 2 meter per second plus 0.3 kilogram times negative 2 meter per second is equal sa 0.5 BA2 plus 0.3 BB2. So, evaluating this equation, ang makukuha mo dyan ay 0.4 is equal sa 0.5 BA2 plus 0.3 BB2. And that will be our second equation. So, ngayon, ang gagawin mo, i-substitute mo yung equation 1 sa equation 2. So, itong BB2 na to, isa-substitute natin dito sa BB2 ng equation 2. So, ang kalalabasan nun ay ito. Okay? Yung equation na yan. So, which is equal sa 0.5 BA2 plus 0.3 quantity 4 plus BA2 is equal sa 0.4. So, i-distribute natin itong 0.3 na to sa equation na to. Ang kalalabasan niyan ay 0.5 BA2 plus 1.2 plus 0.3 BA2 is equal to 0.4. So, evaluating this equation again, we will get 0.8 BA2 is equal sa negative 0.8. So, dividing both sides by 0.8, we will get B sub A2 is equal sa negative 1 meter per seconds. Okay? So, tama. Kasi kanina, nung pinag-aaralan natin yung problem, yung bola, pagtapos niyang nilang magbanggaan, yung ball A papunta ng kaliwa. So, kaya negative yung sagot na nakuha natin. So, that is an indication na tama yung sagot natin. Okay? So, dahil nakuha mo na yung BA2, isa-substitute natin yan doon sa first equation. Ito. Okay? So, BB2 is equal sa 4 minus BA2. So, that will be equal to 4 minus ng negative 1. Okay? Yan.
So, magiging 4 plus 1, that will be 5 meter per second. Kasi, negative times negative will be positive. Okay? So, okay. So, lumalabas din na tama yung sagot natin sa final velocity ng B. Kasi, after the collision, yung ball B ay papunta ng kanan. Kaya, ang sagot na nakuha mo ay positive. Okay? So, sagutan ulit natin yung problem na given kanina. Pero this time, ang collision nila ay inelastic. Ibig sabihin, pag bago sila magbanggaan at pagtapos sila magbanggaan, hindi sila nag-iwalay. Okay? So, the same given. Titignan lang natin kung anong pinagkaiba. So, ang B sub A1 mo pa rin na given ay 2 meter per second. Tapos, ang BB1 mo ay negative 2 meter per second. Ang mass A mo ay 0.5 kilogram. Tapos, ang mass B mo ay 0.3 kilogram. We are required to calculate the final velocity after the collision. Okay? So, solve natin yung problem. So, ang gagamitin natin ay yung formula na given sa inelastic collision, which is MA times B sub A1 plus MB times B sub B1 is equal sa quantity MA plus MB times B. So, dahil hinahanap natin ay final velocity, i-divide mo both sides by MA plus MB para matanggal dito. At ang magiging formula mo ay MA times B sub A1 plus MB times B sub B1 all over M sub A plus M sub B. So, i-substitute mo lahat yung mga given data na nakita mo kanina doon sa diagram. That will be 0.5 kilogram times 2 meter per second plus 0.3 kilogram times negative 2 meter per second all over 0.5 kilogram plus 0.3 kilogram. Okay? Which will give you an answer na 0.5 meter per seconds. Okay? So, ang ibig sabihin lang nun, kung positive yan, ibig sabihin, pagtapos nilang magbanggaan, papunta yung dalawang bola na yun sa kanan. Okay? So, I guess that is the end of our tutorial. I hope marami kayong natutunan. See you again. And until next time, don't forget to like and subscribe. Okay? Bye-bye.